Kamusta mga iho? Mainit ang panahon. For this video, I will share the 7 things that I like dito sa KTM 390 Adventure. Hindi ako expert pero ito based sa aking experience at based lang sa aking opinion. So, game na kayo. Tara. Gawin na natin to. Ang una kong nagustuhan sa kanya ay yung torque ng makina. Gusto ko yung power ng engine niya kahit single cylinder lang. Very responsive, malakas ang hatak lalo na sa arangkada. Naka-ride by wire technology, so wala nang cable yung throttle. Wire na lang yung gamit pag accelerate then connected sa sensor. Kaya very smooth at di kanya ibibitin. Game tayo mga iho. So, yung pangalawa kong nagustuhan ay yung electronic aids niya. Yung mga rider assist feature, ito talaga yung nagpa-decide sa akin kaya ako napili itong KTM. At first, medyo hesitant ako kasi run by electronics, sensors, yung motor, medyo may kaba ng konti, baka sumablay, ganyan. Pero, doon na ata talaga papunta ang technology kaya need natin mag-adapt. Ito yung isa sa feature na nagustuhan ko, yung motorcycle traction control. Ito yung once na ma-detect ng mga sensor na mayroong pagkakaiba sa bilis ng gulong mo sa harap at likod. Ina-activate niya yung system ng traction control, yung preno para bawasan yung bilis ng gulong para mapabagal yung takbo based dun sa bilis ng isa pang gulong. So, para maiwasan mo yung pag-skid or slide, lalo na sa mga madudulas na kalsada. Pwede ring i-off or i-on naman yung traction control pag nasa off-road ka. Under electronic aids pa rin, yung anti-lock braking system sa mga features niya. Naka-dual ABS to. Ito yung piniprevent niya mag-lock yung brake at gulong mo pag bigla kang tumapak o umawak sa preno. Para di ka mag-skid, pwede mo rin siyang i-off or i-on pag nasa off-road ka. Pero ang ma-off mo lang sa kanya, yung rear na ABS. Next naman is yung quick shifter. Ito naman yung mag-shift ka ng gear na hindi ka na magka-clutch kahit naka-manual transmission tayo. So, sa mga next video natin, ititest natin to. Gagawin ko ng ibang video. Hindi ko pa rin masyadong gamay to, pero tingin ko madali lang naman. Bale, shifting ka na nang hindi ka gagamit ng clutch. Up or downshift. Yung pangatlong nagustuhan ko ay yung riding position niya. Upright siya. Hindi masyado nakakangalay. Medyo mataas nga lang yung seat height. Parang enduro. Pero fit na fit para sa akin. Unang sakay ko pa lang sa motor na to. Iba yung feel eh. Parang matagal mo na siyang gamit. Since yung mga previous bike ko naman is enduro, kaya gustong-gusto ko yung riding position niya. Yung pang-apat na nagustuhan ko sa kanya ay yung handling. Madali siya i-maneuver sa city traffic, hindi ganun ka-bulky. Siyempre, gusto ko siyang gamitin as my daily commuter bike, hindi lang pang weekend ride. Kaya isa din sa napili ko tong motor na to. Kung hindi nyo pa napapanood yung first impression ko, ito, lalagay kayong link. Check nyo na lang. Yung panglimang nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang suspension. Ang ganda ng W Apex suspension. Very responsive yung shock niya sa likod. Inverted fork yung sa harap. Adjustable din. Yung pang-anim ko namang nagustuhan ay yung kanyang display. Ang ganda ng 5-inch na TFT panel niya. Malinaw, halos lahat ng info pwede mo iset at i-display sa panel niya. Like odometer, fuel consumption, may time. Meron din siyang day and night mode. Pwede mo iset kung anong gusto mo or pwede naka-automatic.
para pag madilim na, automatic siya mag-switch sa night mode. Pwede mo din i-pair yung phone mo via Bluetooth. Pag may tumatawag sa'yo, mag-a-appear sa panel yung name ng tumatawag sa'yo na nasa contact mo. At pwede mo din i-control yung music using the control button sa handlebar. Ito pa isang maganda, pwede mong gamitin siya as GPS navigation via phone apps na turn-by-turn navigation. Although hindi buong maps ang makikita nyo, pero yung turn left, turn right, magdi-display siya dito sa panel niya. And the last but not the least na gustuhan ko ay yung overall design ng bike. Ang ganda ng looks niya para sa isang adventure bike. Siyempre yung signature trellis body frame ng KTM, yung headlight, yung tank, yung lapat ng gulong, yung pagka-muscular build niya, yun yung bogey points ng motor. Kaya isa din siya sa mga nagustuhan ko. That's it mga iho. Again, this is only my opinion and based on my experience. So, comment down below kung ano sa tingin nyo yung mga maganda sa bike. Kung di nyo pa napapanood yung ibang video ko, ilalagay ko yung link para ma-view nyo yung ibang video, lalo-lalo na yung first time ko siyang nakuha. Sa next video naman, isi-share ko naman yung mga dislike, yung mga hindi ko nagustuhan dito sa KTM 390 Adventure. So, see you on the next video. So, huwag niyong kalimutan magpasalamat, magdasal. Sana matapos itong pandemic na to. God bless sa inyo mga iho. Maraming maraming salamat sa panonood. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back.